Magandang hapon po, ma'am. Ikwento niyo po kay attorney, ano po ang nangyari, ma'am? Okay. Nag-umpisa po yan sa, ano, yung pumunta siya sa bahay. Miyerkules yun. May bumili sa tindahan ko. Tapos yung cellphone ko, dahil alam ko naman wala akong ginagawang, ano, nakagaya ng sinasabi niya, yung phone ko, inilapag ko sa table, malapit sa kanya. Okay. Tapos, edi may bumili. Pinakailaman niya yung cellphone ko. Kinalkal niya. Mm-hmm. Ayun, pagka ano, maya-maya, sabi niya, ano to? Bakit may mga ano tong Joey? Sabi niya ganun. Tapos nakita niya yung ano, yung sa search, nandun yung Joey sa unahan. Sabi sino ba yun? Niya, sino ba yung Joey niya? Ayun yung inaano niya na lalaki ko raw. Eh pero sino nga ba yun? Kapitbahay namin po yun. Bakit nasa top ng search bar ninyo? Kasi nagla-like po yun sa ano ko. Yun po yung ikinagagalit niya noon. Na, selos lang. Ayun, yun ang ano niya. Lang. Hindi lang po ito yung unang beses na pagseselos niya. Marami kay po Joey, siyang, hindi po kay Joey. Iba. Puro ibang lalaki po. Dahil may tindahan ako. Siyempre, hindi naman po puro babae ang pupunta sa tindahan para bumili, di ba? Mm-hmm. May mga lalaki din. Mm-hmm. Makikita, pag nasa sa amin siya. Kailan yan, ma'am? Kailan? Lagi po. Pag ano. Hindi, itong yung, ito, yung kay Joey. Kailan yan? Neto lang po. Nung, ano, nung February. Itong February lang? Opo. Okay. Gano'ng nakatagal na ba kayo nagsasama nito? Yung nireklamo mo si Jaime Ortiz? Bali, ano po? 8 years. 8 years. Opo. Tapos may isa po kayo anak, 7 years old. Opo. Okay. Prior to this, ito, yung kay Joey. Mm-hmm. Okay naman, kahit na umaalis siya, okay naman kayo? Okay po kami ni Jaime. Pero madalas po kami nag-aaway. Lalo na pagka nasa bahay siya. Kahit nasa ibang bansa siya. Nasa barko siya. Ano lagi pinag-aawayan ninyo? Eh, siya, dati may, ano siya, yung old account niya. Eh, alam ko po yung old account niya. So, nakikita ko po yung mga, ano-ano niya, mga conversation. Mm-hmm. Meron po doon na, ano ko, na, nag-ano siya sa mga kaibigan niya, nagpapahanap siya ng babae. Tapos meron doon dati kasi siya sa barko sa ano sa ospital. Okay. Nakilala po niya ako. Meron na po akong tindahan. May pinagkakitaan ako siya. Wala pa siya sa barko. Mm-hmm. Yung time na yon, mm-hmm, sa ospital po siya, mm-hmm, IW siya. Mm-hmm. So ngayon, nung February, after ng February na away niyo na ito. Ito po, ayun na nga po, dahil doon gigil na gigil siya. Sabi ko, anong pinagigigil mo? Eh, kahit naman sino pwedeng mag-react dyan sa post ko kasi public naman yan. Mm. Oh, sabi pero, niya, doon naman sa may search, nakita niya, bakit Joey ang nandyan? Di ba pwedeng ako ang nandyan sa ibabaw at puro babae sa baba? Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi naman pwedeng ganun. Pero iyan niya po, nag-away kayo niyan ng February? Opo, tapos okay, kinabukasan hindi po siya pumunta. Hindi pumunta, hindi bumalik? Hindi bumalik sa bahay. Okay. Asan daw? Tapos, sa taga-taytay po kasi siya. Ah, hindi kayo magkasama sa... Hindi po. Pumupunta-punta lang din siya. Opo. Pero araw-araw halos? Hindi. Hindi naman alternate ang bakit punta niya. Bakit magkahiwalay kayo ng bahay? Kasi, ano po, pinaalis ko po siya nung 2022. Pinadala ko yung mga gamit niya sa pamilya niya. Dahil kasi nga, nag-away kayo? Nag-away kami dahil din po sa lalaki, okay, na inaano niya rin sa akin. Ini-impute niyang nagiselos, sa madalit sabi. Okay. Meron pa nga pong time na yung ahente ng Pure Gold, inano niya rin po na may something daw kami. Okay. Eh wala so, naman, kumukuha lang po ng ano yung tao. So ng, tamang hinala? Opo, ganun okay po. Pero, eto po ang malala, yung kay Joey. Hindi, let's go sa support. Paano mo nasabing hindi tama ang binibigay niyang support? Eh, kasi po, yung anak ko, nasa private po. Tapos, nasa common din po, nagko-common din po yung anak ko, 2,000 monthly po. Mm. Ako po nagbabayad nun. Okay. Kailan pa siyang hindi nagbibigay ng kanyang sweldo sa inyo? Hindi na, may allotment po siyang pinadadala eh. Mm. Pero yung allotment niya po yung July. July yun, last year oh, na siya umalis. Hmm. Wala na kami communication yun dahil may anuhan nga kami. Hmm. I-blin ako siya kasi sabi niya, i-block mo na ako. Kasi nasanay naman akong wala kayo, sabi niyang ganun. Hmm. I-blin ako siya. Sabi niya, hindi na ako magsusuporta kay ERA. Sabi niyang ganun. Okay. I-blin ako pero siya. Pero yun, totoo nga, simula July last year, opo, hindi wala kaming communication. Walang suporta.
meron po siyang pinadadala sa bangko. Pero hindi ko po ginagalaw yon nung simula nung July hanggang netong February ko na lang po inano yung ano yung pera. Nasa magkano kasi pinapadala? Kasi kailangan ko rin pang suporta dun sa anak ko. Give or take, nasa magkano pinapadala niya? Total nung July hanggang January, nasa 29K po. I-divide nyo po yun sa ano. Sa anim na give or take, 6 months, 7 months. Okay, sige. Jaime, magandang hapon. Good afternoon. Attorney Eli ng Wanted sa Radyo. Sir Jaime, andito ang inyong kinakasama, no? Si Miss Rhea. Wala, saan po ba siya ngayon, ma'am? Sa Taytay po. Sa Taytay lang din. Kasi seaman siya eh. Uh-huh. Okay, kailan niyo po ba huli siyang nakausap, ma'am? Yung kinuha nila yung gamit sa bahay, kasama yung barangay tsaka Bausi. This is February? Nung ano po, February 28. Kasi okay. Ano po yun eh, Friday. Okay. Ayun ang huling usap. Ayun ang huling 29. Usap ninyo. February 29 yata yung Friday. Ayun ang huling usap ninyo. Opo. Thursday po yun. Ah, Thursday. Tapos paano yung sa bata? Wala po. Ano po, may chinat po siyang kapitbahay namin na sabi niya, pwede bang sa'yo ko na lang ipadala yung support ako sa anak, sa kay Era, mm-hmm. sa anak daw niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tama po ba yun? Oo. Ano naman ang pakialam ng kapitbahay ninyo? Diba? Sabi ko, ba't papayag ka? Madadamay ka sa anong yan. Sabi tama. Kong ganun. Sir Jaime, andito si Miss Rhea. Yes, sir. Andito si Miss Rhea Roba, ang inyong kinakasama at ang nanay ng inyong anak. Kayo po ay nare-reklamo na hindi raw kayo nagpapadala ng maayos ng suporta para sa minor nyong anak. Ano ho bang masasabi nyo dito? Sir, siman po ako. Hindi po ako pwede magbibigay dyan. Kasi po, naka-allotment po lahat. Tapos po, yung tuition fee po ng anak namin, ako rin po ang nag-aano simula po nung lumaki ang mga yan. Hindi po totoo na, hindi po na siya nagbayad ng tuition fee ng anak ko. Nag-aano ng tuition fee, nagbabayad, nagpapadal po ako sa kanya monthly. Bukod pa po yung pagkain na pinapadala. Hindi po totoo yan. Walang katotohanan yung sinasabi niya. Dahil mong violent reaction sa mga sinasabi niya. Dahil nga simon siya, syempre iaano niya na, sakay siya lahat. Hindi. Tama naman din kasi na under the law kapag OFW may allotment 'yan. Opo, may allotment po. Yung age, pumapasok po sa BPI. Oo, yun na 'yon. Opo. Ayun yung 29K na for 7 months. Opo, hindi ko po ginalaw 'yun eh para makita kung magkano yung talagang total na napadala niya simula July hanggang okay, pero pero kine-claim niya na siya daw nagbabayad lahat. Hindi po totoo. Ako po nagbayad kasi nag-iipon po ako eh. Okay. Ina-explain ni Miss Rhea dito na hindi naman daw kayo ang nagbabayad. Siya daw ang nagbabayad ng tuition fee ng bata. Last June po ako. Ako po yung nagbabayad ng tuition fee ng mga bata simula po meron na lumaki po akong na ebidensya na ako po nagbayad. Simula June tapos daw. Po, nag-away po kami nung nagkabati po kami. Ngayon may nangyayari po sa amin na sabi po ng anak ko na dada, may pupunta po rito na lalaki. Dinamay niya yung bata. Tinatawagan po ni yan. Mama. Hindi okay. Po totoo yan. 7 years old, magsasabi sa akin ng gano'n. Kaya nagulat ako. Doon na nagtugma-tugma lahat po yung mga hinala ko. Kasi po, tinitignan niya po yung wall nung lalaki. Tapos may binuran niya po yung mga ano, CCTV. Yung mga like-like niya. Yung mga like-like na mga nung lalaki sa kanya. Si Joey Beltran. Binuran po. Niya na po yung like. Ginalitan niya na po na ibang picture at saka nagpalit na po ng profile pic yung lalaki. Pero nahuli mo ba sila bukod sa sinasabi mong narinig mo sa anak ninyo? Si Joey to, di ba? Yung parang yung binabanggit mo? Joey Beltran. Opo. Yung driver po nung anak namin na nag-ahatid sa Kumon. Oh, na ano mo ba? Na-develop po siya doon. Kaya po pala ayaw niya na makipag-ano sa akin. Ayaw niya akong patulugin dyan ng gabi. Kasi meron po palang pupunta na madaling araw po pala dyan. Alas 12 hanggang alas 3, lumalabas po si Joey. Anong ebidensya mo? Na ito po, inaanap po namin sa CCTV. CCTV nino? Para po sa pag-arap-arap po namin sa CSWD Antipolo, may isasubmit ko po. Okay, so anong sinasabi? Tinatakot po ako ng lalaki. Sabi sa akin ng lalaki, kalalabas niya lang daw ng munti. Tapos wala daw siyang pakialam sa relasyon namin. Pag-usapan daw namin yun. Oh, kaya ako yung lalaki, binalak nga ako ng lalaki. Sinabi ko, baka pwede naman kita imbitahan sa CSWD, Antipolo. Ipaglaban mo lang yung side mo. Kung talaga wala kang ginagawa,
Hindi dapat ganoon. Ikaw nag-a-allege na may relasyon sila, kailangan mo muna patunayan na meron nga sila. Hindi dapat si Joey ang pupunta noon at sasabihin niya na lang bigla na. Inaano ko lang po siya, sabi ko po sa kanya, baka po pwede ka tayo mag-usap, sabi ko sa kanya. Ngayon, iniimbitahan niya ako mag-inom, tapos nung nagkaanuan na po, sabi ko, magsasama na kami ni Rhea doon sa lilipatan namin. Ngayon, nagpupo yung lalaki, patusapan niya muna kung ano yung meron kayo. Sabi niya, sabi ng lalaki. Tapos po, yung sa, lagi po nagpo-post si Rhea, lagi po naglalike yung lalaki. Ngayon, binura na po nung nilang dalawa yung like ng lalaki. Tapos nag-iba na po ng profile pic yung lalaki, tapos binulak na po ako. Bawal ba yon? Hindi naman po bawal. Kaya alam po, bakit po nila gagawin niya? Wala naman po silang ginagawa masama. Pero bakit mo napag-iisipan ng masama ang kasi nga po, mere like? Kasi po, nakikita ko po sa kilos ng misis ko. Tapos, sabi po ng anak ko, tinatawagan niya nga po daw si Joey. Ayan. Hindi na may pati tapos, yung anak na walang tapos alam. Tapos sabi niya po, best friend niya po raw yung lalaki. Sinasabi niya pa po doon sa anak namin na babae, na bunso. Kaya yung babae po namin bunso, nagsubong po sa akin. Wala, hindi po sila close nung anak. Hindi po totoo. Okay. May final ka na ba, Jaime, sa CSWD ng Antipolo? Matagal na po, attorney, sir. Matagal na po, hindi po siya umaharap nung kasi o nagkasakit yung mga bata, nagka-dengue. Sa Taytay Doctors. Ay, barangay yun. Last year po yun, last year. Okay, ba't ka nag-file? Eh kasi po, pagkatapos pong gumaling ng mga bata, dumating po yung mga ate niya, hindi man lang po sa akin magsabi na magsuswimming yung mga bata o whatsoever, pero pag may sakit po, ako po yung umiintindi. Hindi po totoo. Unang beses lang po yun, po yun na siya health card po yung ginagamit. Hindi po totoo para, yun. Eh, kanina, para ma-admit, tapos hindi, siyempre anak ko po sila, tinuring ko po silang anak, so sir, gagawin ko po yung bilang tatay ko. Sir, para, kanino health card ba dapat ang gagamitin? Hindi po, yung health card po, kinuha ko po ng health card sila. Oo, kaya nga. So, kanino ba dapat ang dapat gamitin? Hindi po, yun sa kanila. Hindi ko po sabihin, pag ako may problema, ako po yung tinatakbuhan niya. Ngayon, pag wala na po, magaling na po yung mga bata, okay na po lahat. Sir, dun po sa health nagpunta card. Nagpunta po yung ipag po dito, eh hindi man lang mo nagpaalam sa akin na magsuswimming po sila. Inaway-away na niya. Tapos umalis na lang po yung bata, hindi ko po nalaman na nagpunta na po sila ng Hong Kong, hindi po po nagpaalam sa akin yung bata. Sir, dun po sa health card na sinasabi niya na mga pangalan namin, yung anak ko pong panganay, binayaran ko po sa kanya kahit wala po siyang nilabas na pera. Kasi ang company po nilang nagbayad nun eh. Binayaran ko po siya. Ay, wala pong katotohanan yan. Meron po akong ebidensya. Meron po akong ebidensya na nagbayad ako sa kanya through GCash po. Kasi pinagbabayad niya ako. Sabi niya, may resibo ka ng ano mo sa GCash? Meron po. Magkano binayad mo doon? 21,000 maigit po. Para sa? Para doon po sa total bill nung anak ko. Kasi sa card niya nga pumasok. Yung card po nung bata, nakapangalan po sa anak ko yung card. Okay. Pero wala pong nilabas na pera tong si Jaime. Pinagbayad niya po ako. Kasi pag may health card, di ba? Hindi ko po pinagbayad yan, sir. Ba't po pagbabayad? Pag eh, may health card po, di ba? Yung company niya ang magbabayad. Parang ginawa niyang negosyo. Yung health card po, pinagbayad niya ako. Meron po akong ano. Bakit po pagbabayarin yung anak ko? Yung iba nga pong binabayad ko sa kanya kasi dahil wala akong cash, GCash ano ko, siya may pera. Sabi ko, ikaw na muna magbayad. So ako, babayaran lang kita sa GCash. Binubura po niya. Ganito nakikita ko, no? Kayong dalawa yung may problema. Pero nagsasuffer dito yung bata. So bakit ganun? Dapat hindi madama yung bata dito. Siya po nagdadami. Diba? Kahit walang alam yung bata, sinasabi niya nagsusumbong sa kanya. Pero hindi totoo. Hindi. Regardless eh. Kung banas kayo sa isa't isa, kung inis kayo sa isa't isa, sa inyo na lang yun. Huwag nyo na idama yung bata naman. Pwede ba natin iset yan? Total, andito naman yung ang head ng CSWD o ng Antipolo City. Baka pwede pag-meetin natin kayo, mag-execute kayo ng agreement para lang hindi na madamay sa bangayan yung bata. Pwede po mag-request. Gusto ko pong ano, ilabas niya yung sinasabi niyang pinagkakalat niyang CCTV tungkol sa akin tsaka dun sa Joey pumapasok daw po sa bahay. Eh, sabi kiniklaim niya, meron daw eh. Oh, pero hindi. Sige, kasama na yan kapag pinag-usapan nyo. Kausapin natin ngayon si Mr. Freshian Canlas, ang head ng CSWDO Antipolo City Rizal. Sir Freshian? Good evening, Attorney Ilaya. Freshian Canlas po ng CSWD. Hi, opo. Good afternoon, sir. Ito nga po, apparently, mayroong
mag-live-in partner, no, na may anak sila, at kung narinig nyo po, eh, ang dami nilang issues, mostly regarding sa pera. Pero ang problema ko po dito, Sir Freshan, kasi I think nagsasuffer yung bata at the end of the day. Yeah, attorney, agree po ako dyan sa sinasabi ninyo. No? Kaya, although may mga claim po si Ms. Rhea at si Sir Jaime, at hindi naman po sila kakasundo sa claim nila, ang best po talaga is tama po kayo magkaroon ng written custody agreement and support. Para at least malinaw po na in written na kung ano po yung agreement nila, pagdating sa suporta, yung pagbisita, among others, mailapat po. No? At least yung pong agreement po yun, pag-aagrihan nilang dalawa para po sa benefits ng bata at hindi po para sa personal benefits ng dalawa o ng mga magulang. Opo, pwede ho ba namin pasamahan dyan sa tanggapan nyo itong dating mag-partner para po at least mapag-usap sila na matresh out nila yung issues talaga, kasi ito po, may kiniklaim nga po na may CCTV daw. So I think magiging part yun ng negotiations sa with regard to the custody saka sa support po. Yes po, Tony. Wala pong problema pagdating naman po dun sa magkakabot na custody agreement and support ay andito naman po ang ating opisina, ating tanggapan para umalali po sa dating mag-partner para po sa best welfare po ng kanilang anak. Okay. Ayun naman po ang goal natin dito para sa minor. Okay? For the minor, yes, tayo dito. Okay. Sige po, Sir Freshan. Papasamaan po namin sa tanggapan nila. Maraming salamat po, sir, ha? You're welcome po, attorney. Okay. Thank you po. Jaime, Rhea, papasamahan natin kayong dalawa sa tanggapan ng CSWDO Antipolo. Yan, kila Sir Freshan. Okay po. Okay? Ngayon, doon nyo dalin yung mga dokumento nyo, mga sinasabi nyo. Kasi pag dito, lalabas pa, kawawa yung naawa ko sa bata eh. Okay. Especially ganyan pa, may sinasabi nga, may claim na CCTV. O edi doon na lang kaysa dito pa ilabas. Kung meron man nga yan. Doon mapag-uusapan yan, tuwing kailan pwede pumunta si Jaime to visit the child. Kasi I understand. Hindi ko naman po inaano sa kanya yung bata. Kausapin mo siya. Baka may gusto ko. Sige. Naman po ang napag-usapan namin sa akin. Yun pa po, isa kong hindi na ano, hindi ko pumatawagan yung bata ngayon. Simula nun. Kasi nga yung gawa niya sa akin eh. Binablock niya po ako lagi. Pati po nasa barko po ako, hindi ko po nakausap yung mga anak ko ng 7 months. Kasi binlock niya po ako. Tuwing mag-aaway po kami, ini-involve niya yung bata. Hindi ko po nakausap ng birthday, ng Christmas. Ikaw nag-request niyan sa akin, i-block kita. Wala po lahat. Ikaw ang nag-request sa akin yan, i-block kita. Sabi mo na... Ano i-block kita? Sabi mo sa akin, meron akong ebidensya na sinabi mo yan. Meron akong ebidensya kasi pinag-uusapan natin yan sa messenger. Imbis na ikaw yung tumulong sa akin. Ang gagawin ikaw mo, yung naninira, kasi ikaw yung nambababae, tapos pinabalik mo sa akin. Ang gagawin mo, bablock mo ako, torture mo ako sa barko. Tapos ngayon, ako pa babalik pa rin mo. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Ikaw yung ano dyan. Ikaw nag-request na i-block kita. Ngayon, kaya ka nagkakaganyan kasi kinuha ko na lahat yung mga gamit ko. Na sinasabi hindi, mo ako sayo, nagpadala ng gamit mo sa inyo, 2022. Na lagi mo akong pinabibili, tuwing pababa ako ng barko para ay, meron kang pan-negosyo. Kapag may sinabi itong isa naman, may sagot kagad na kasinungalingan daw yan, parang ganun, may counterclaim. May away po kami. Yung sinasabi niya kasi pinablock po siya. Siya po nag-request ng malayo po yung loob ng mga bata sa akin. Kasi siya po yung gumagawa ng ano, para lumayo yung loob ng mga bata sa kanya. Bakit mo kailangan i-involve ang bata? Ikaw ang nag-i-involve. Ikaw nga nagsasabi na may sinabi sa'yo yung bata pero wala namang katotohanan. Darating ang Pasko. Walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Puro kasi nungalingan ka. Inutusan ko pa po yung kapatid ko para lang po mag-birthday cake sa anak ko dahil hindi ko po makausap. Kasi nga ikaw nga nagsabing i-block ka eh. Ikaw, hindi lang yan. Meron akong ebidensya na sinabi mo yan. Ako, makikipag-away ka sa akin pagka hindi ko lang pagbigyan ng gusto mo. Anong gusto? Wala ako, never ako humingi sa'yo. Alam mo yan sa sarili mo. Dahil alam mo, nakilala mo ko, meron na akong pinagkakitaan. Wala ka pa sa barko. Wala ka pa sa barko, meron na akong pinagkakitaan. Umuutang ka pa nga sa akin eh. Umuutang ka pa sa akin dati. Kailangan yung masunod yung gusto mo. Huwag mo i-push yung kasinungalingan mo, Jaime. Kahit kailan hindi ako humingi sa'yo, kahit 5. Ikaw, kung magkano lang ilagay mo sa allotment, tinatanggap ko yun ng maluwag. Ah, pinipili lang binibigay ko sa'yo ano, lagi. Pati yung bata, si Ariel. Oh, meron. Anong nagpalaki? Hindi mo nga inabol yung tatay niyan eh. Sa akin mo lang pinapasolder lahat ng expenses niyan eh.
Nakilala mo ako, may anak na ako. Dapat natanggap mo yun sa puso mo. Pero dapat naboy mo pa rin yung bata eh. Kung meron ka talagang concern doon sa bata. Pati ibang tao mo, nakita lang niya nag-like doon sa ano ng anak ko. Sabi niya, ayan yung tatay ng anak ni Efien. Yung anak kong pangalan, ayan ang tatay. Meron po akong ebidensya doon. In-screenshot ko po lahat. May pera ako, saka mo po aamuin. Sinungaling ka? Anong nabuka? Ilabas mo yung ebidensya mo. Yabang mo eh. Nadamay lahat yung bata. Ilabas mo yung ebidensya mo. Hindi ang dami mong sinasabi. Okay. Pinaiikot-ikot mo lang. Ilabas mo yung ebidensya mo. All this time, akala ko baka magkabalikan pa eh. So, pero base sa mga diskusyon ang narinig ko, eh, mukhang wala, malabo na talaga yon. So, we do the next best thing. Sa mga bata na lang. Bata na lang. Pag-uusapan natin dito. Okay? So, ayun nga. Sinasabi ko kanina, Sir Jaime, gagawin natin, ipapatawag natin kayo, baka pwede niyong upuan with Sir Mr. Fresh and Canlas sa CSWDO. Kasi lang, para lang natin maayos lang yung sa bata. Ayan, protection mo rin yan na hindi maitatago sa'yo yung mga bata, makakausap mo sila kasi aayusin yung scheduling. May scheduling na magaganap dyan. Eh, sabi naman ni Rhea, pwede mo naman daw puntahan yung bata eh. Tama po ba? Sir, paano ko pupuntahan eh? Yung mga kapatid niya nagsasabi sa akin na ang dami ko daw dinamay, keso ganyan, tinatakot ako, pati yung lalaki. Kaya nga, Jaime, ganito nga gagawin natin, protection mo nga yan. Kumbaga, sa side nila, Rhea, kumbaga, pag pupunta ka doon, makakapunta ka ng maluwalhati sa kanilang kalooban dahil maayos ang usap nyo. Marami pong galit sa kanya. At the end of the day, sir, hindi na po maayos to kasi po hindi ko na po maintindihan yung partner ko na yan. Hindi nga. Uuwi po ako dyan. Walang ang aayusin dito, walang aayusin sa relasyon nyo. Yun yun, clear na tayo doon. Ang aayusin lang natin yung relasyon nyo sa bata dahil at the end of the day nga, kawawa yung bata kung idadamay nyo sa away yung dalawa. Sir, ang dami niya po kasing pinapasolder sa akin. Ano, hindi ko po maintindihan. Ang gagawin lang natin dyan, Sir Jaime, kapag umupo tayo kasi kila Sir Fresh and Canlas doon sa CSWDO, kapag umupo doon, nag-meeting doon, isi-set, magkano dapat ang guaranteed sa mga bata, ganyan. On their end, naman, hindi nila, syempre, ang ininegotiate nyo dyan, hindi pwede itago sa inyo ang bata pag gusto nyo makausap. Dahil, at the end of the day, kailangan ng tatay ng bata eh. Di ba? Kailangan nyo ng father figure at kayo yun. So, it would be unfair really sa bata. Tulad yan, sinasabi nyo, sir, tinatago sa inyo yung bata. Kawawa yung bata at the end of the day. Tapos, yun nga, yung sa, at least mafifix natin by contract doon sa CSWDO, kung magkano ang marireceive monthly ng bata. Ah, sige po. Okay? So, okay, yung kung may bangayan kayong dalawa, sa inyo na yon. Huwag nyo na lang idama yung bata. Ang gusto ko lang dito, maayos para sa bata. Ah, sige po. At on your end naman din, yun nga, sinasabi ko, protection mo rin yan yung magiging kasulatan kung magkano man ang mapagkasunduan nyo, kung ano man yung mga terms doon, dahil kailangan sundin nyo pareho yon. Kayo, kung gusto mo mabisita yung bata, o kung, syempre, sa part ni Rhea, kakausapin niya yung mga tao doon na pwede nang pumunta si Jaime dito. So, walang gagalaw kay Jaime. Pwede naman pumunta sa kanila yung bata. Pwede rin pumunta. Ayun. Yung mga pag-uusapan. Kailan gusto pupunta? Gusto nga po ng mga bata pumunta sa kanila eh. Ayaw niya pong papunta. Ayaw ko pong pumunta. Gusto ko pong pumunta rito, kaso gusto niya kasi masolo niya yung lalaki. Sa madaling araw, kaya huwag ganyan. Pilit niya pinapapunta sa akin yung bata. Oh. Kasi yung bata, magigising po yung bata pag wala po siya. Patunayan mo nga na may lalaki. Sir, walang ganong sinasabi si Miss Rhea. No? Ang sinasabi lang ni Miss Rhea kanina, pwedeng pumunta, ang suggestion ko, pwede kang pumunta doon. Ngayon, ang suggestion ni Miss Rhea, pwede rin naman pumunta ang bata. Okay lang din siya kung pupunta ang bata sa inyo. Ayun po ang, sir, ayun ang suggestion niya. Po. Wala po tayong pinag-uusapan dito. Kasi, bantay po siya ng bata. Kasi pag wala po siya, hindi. Wala po yung bata, gumagawa po siya ng milagro sa madaling kasama araw. Kasama ko nga yung bata. Anong problema nito? Kasama niya lang po yung bata, pupuntaan ko na lang sa kanila. Pero sir, at the end of the day, hiwalay naman na kayo. So kung anong gawin ni ma'am, labas ka na siguro doon. Tama ba ako? Saan? Kung ano man ang gawin ni ma'am ngayon kasi hiwalay na kayo. Ang problema, nakikita po ng bata yung milagong ginagawa nila. Sir, sabi ko ba sa akin yung bata na pinapapunta niya yung lalaki dito na madaling araw. Sige, ganun. Sa CSWDO na lang. Sir, di po ba? Sabi ba sa akin yung 7 years old na bata na nakikita niya yung lalaki dito? Sir Jaime, ano po bang gusto niyong mangyari? Magkabalikan kayo?
Ayun. Wala akong pagbabalikan dito. Ayun, ayun nga po. So, ano po ang gusto niyong mangyari? Wala ang muna... gusto ko lang po, magsuporta po ako sa bata. Okay. Kunin ko yung ano ng bata, at saka wala na po ako ibibigay sa kanya. Kasi wala naman talaga. Inahabol niya po ako, pati po yung bahay ko, inahabol niya. Sir Jaime, hindi po kasi kayo nakikinig. Paulit-ulit po si attorney, ini-explain po niya sa iyo kung ano po ang tamang proseso na makakabuti din po para sa mga bata. Sige po. Okay. Sabi ko, tinanong nyo lang ako. Okay. Ano yung gusto ko mangyari. Hindi. Ang i-fix lang natin para sa bata. Okay? Kung mag-away okay, kayong dalawa, bahala kayo. Labas, pero dapat labas ang bata dyan. Okay? And gusto ko lang din i-capitalize, ma'am, dapat susupport, hindi naman din totally dependent kay tatay. Ano? Dapat hati yan. Kasi joint responsibility nyo yan. Ganto, kasi ang inano po niya sa ano, yung pangangailangan ng bata, siya magbibigay. Kasi may isa pa akong anak na ina. Pero hindi, ngayon nga, mapag-uusapan yan. Opo. Magkano ba ang ginagastos sa bata? Kaya po nagparamdam sa akin yan kasi alam niya po, may bagong pong bahay. Kaya ganyan, nagparamdam po sa akin yan. Okay, kaya po ganyan siya sa akin ngayon. Okay. Panay ang pabili niya sa akin ng kung ano, no? Bili mo ng tablet o bili mo ng damit yung mga bata. Bili naman po ako ng bili. Sinungaling ka. Tapos nalaman ko nga po pala na may ganyan na... Pero sila ano ni, bakit natitibay yung ulo ng lalaki? Kahit sinasabi mo, ano walang patotohanan. Ano po ba meron sa kanila ng lalaki? Bakit po titibay niya? Kaya ako yung partner niya. Ngayon, nagsabi na po yung ano sa akin, tinatawagan po daw ni mama yan. Sabi ko, bakit mo tatawagan yan? Nagkakaroon tayo ng mabutihan. Inaayos natin yung pamilya natin. Nagkakaroon tayo ng, nagkaano tayong dalawa ng ginagawa ng mag-asawa. Tapos ngayon, malalaman ko, meron ka palang iba. Wala namang katotohanan niya mga ano mo. Gawa-gawa mo lang yan. Pati anak mo, dadamay mo. Kahit wala sinabi yung anak mo, dadamay mo. Tapos ngayon, nakita mo yung bahay. Mo lang yung kaya gusto ka nagkakaganyan. Aggressive ka. Aggressive. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ilabas mo nga yung kaya ano mo, ebidensya. Kaya kaganyan, pati yung bata, nadadamay. Nakita mo lang yung bahay, tapos... Anong nakita yung bahay? Ilabas din ako dyan sa bahay mo. Umiram ka sa akin para matransfer sa banko yung bahay mo. Dahil mo pinapabili. Hindi lang ikaw ang nag-ano dyan. Naglabas din ako dyan sa bahay mo. Anong naglabas ka dyan? Pakita mo, asan yung resibo? Meron yung resibo? Anong yung resibo? Nasa inyo? Wala ka nilalabas dyan. Hawak nyo. Pero may usapan tayo dyan. Ikaw ang sinungaling. Wala ko alam sa sinasabi mo na... Hindi ka pa nga kilala ng kapatid ko. Nangungutang ka na eh. Tapos sasabihin mo, wala kang utang sa ate ko. Kasi wala kayong pirmahan. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Kaya huwag mo ang balik ka rin. Dugot pawis ko yan. Ako lahat ang gumastos yan. Parang 5 lang eh. Kasi 29K ito nung yung total hanggang January. July hanggang January. Okay. Ang dinala natin. So magkano yung pinapadala niya, ma'am? 5K siguro, alam 5K, ko. 5K good for give or take yan, isang buwan. Isang buwan. Pero i-total niyo po yung 29 sa ma'am, six ma'am months. Para hindi lang po magulo. Monthly po ilang magkano po? Ayun po, hindi sumatotal. Ko nga, hindi ko chine-check kasi yung ano niya eh. Kasi ako nag-aano. Sir Jaime, Sir Jaime, sa pagkakaalam niyo, magkano per monthly ang dumadating simula June? Sana po, simula June, 5,000 po. 5,000 kasi po, yun po yung, opo, kasi po, yun na po yung ano namin, nagkakalabuan na kami. Ayaw niya na ipakausap sa akin yung bata. Kaya, pero yun ng mga previous year, previous sampa ko po, palagi pong 15,000. Kasi po, sinasama ko na po yung siya at saka yung anak ko. Ako rin po ang nagpa-aral dito sa may katabi ng, ano ba tayo, yung barangay. Bata pa lang po yan, maano na po yung tuition niya dahil gusto na nanay niya sa magandang school. O sige, bilang pagmamahal ko na lang din, para ko ng tunay na anak, sinakop ko na. Pinag-aaral ko na. Hindi naman po ako sa nanunumbat, sir. Kasi siyempre naawa din ako sa bata na pamahal na siya sa akin. Ako na po yung tumingin na tatay. Ngayon po, pag nagkakaanuan po kami, hindi ko po makausap yung mga bata. Nagkakaroon po kami ng argument. Wala po. Hindi niya po, dinadamay niya po yung mga bata, hindi ko na po makausap. Ayun ang gusto ko matigil. Ayun ang gusto ko matigil sa inyong dalawa. Na dinadamay ang bata, na hostage yung mga bata. At the end of the day, kawawa. Lumitang suporta sa kanila, nawawalan pa ng access sa tatay. Dahil lang magkaaway kayong dalawa. Siya may gusto eh. Hindi ma'am. Regardless, ayun ang effect. Ano? Opo. Kahit sino may gusto, ayun ang effect. Okay? So, ang gusto natin dito, yung mga bata lumaki na, well, ideally,
magkasama sana kayo eh, na papalakihin nyo magkasama, pero hindi ko nakikita ang mangyayari yun. Po, eh. Oh, kaya ang best, next best thing na lang, hindi mawala. Pwede po ako magsalita, pwede po ako mag-request. Sige, go ahead. Ganto na lang po, no? Kung para sa akin, total, wala na naman po kami. Kung pipili lang po siya ng lalaki, sana po wag po yung may asawa. Hindi. Yung kaya, kaya pong ipagtanggol, kaya pong anak po yung anak niya. Labas ka na doon. Labas ka na doon kung sino ang anuhin niya. Ang habol mo lang dyan, well, ang pakialam mo na lang dapat dyan, ano, kung hindi mo na mahal itong si Rhea, ang habol mo na lang dyan, eh, kung yung pakakasamahin niyang bago, eh, minamaltrato yung anak mo. Tama ba ako? Oh, ngayon, wala ka nang karapatan sabihin. Dahil pero ang ano ko lang po talaga, yung wag na lang po silang gumawa ng milagro dyan na makikita pa ng bata, nagsusumbong po yung bata sa akin, sir. Kawa po dun ako sa bata kasi 7 years old lang po yung bata ko. Wala po paalam alam na nagsusumbong sa akin yung bata. Pinapapunta niya raw po yung lalaki. Kala niya po raw po, ako po yung tatay. Ako raw yun. Pero nung napunta niya raw po, iba raw po pala yung lalaki. Well, patunayan mo na lang yan sa CSWD kung sinasabi mo may CCTV ka. Okay, sige po. Ito po. Hinaano po namin yung ano. Okay, sige. Pagpupuyatan po namin yung CCTV. Kaya ko ba ready na yung CCTV mo? Kasi po, ito lang po ang mabibigay daan pa sa amin yan, pati sa mga kaibigan. Lahat. Okay. Kasi po, maraming salamat, sir. Tapos magiging part yan ng ano, magiging part yan ng discussions nyo, especially with respect sa custody and support. Okay? Pero, ang gusto ko lang gawin nyo, try to work out. Despite yung issues nyo sa isa't isa, try to work out kung ano yung makakabuti para sa bata. Okay? Kaya tayo mag-meet, kaya natin ito ginagawa para mapabuti yung bata. At the end of the day, gusto natin ang panalo dito yung bata. Okay po. Maliwanag ba yun? Okay. Sige. So, ganun ang gawin natin. Papasamahan namin kayo, papatawag namin kayo. Yan, sa tanggapan nila Sir Canlas sa CSWDO Antipolo City. Usap kayo doon as much as possible, ilabas nyo na lahat ng issues nyo. Pero ayun, ang in-expect natin, magkakaroon kayo ng agreement doon kung magkano magiging support para sa bata at paano magiging visitation ni Jaime sa bata. Okay? Na hindi mo pwedeng i-deny yun. Maraming salamat, sir. Alright, sige. Maraming salamat. Okay. Salamat po. And Ma'am Rhea, gayon po ata, gagawin po natin yung sinabi ni Attorney. Sasamahan po namin kayo sa CSWD. Do, lagi naman, nakaantabay naman sa atin si Mr. Canlas. Doon po namin kayo po. Pag haharapin, pag-uusapin, para po sa mga bata. Okay? I-ready mo na rin siguro yung mga documents mo kasi mukhang darating siya doon, handa siya eh. So ikaw, ready sige mo. Po. Kasi kanina. Andiyan nga po ha, dala ko eh. Oh, kasi kanina, sinasabi niya, yung sa ospital, sinasabi mo GCash, dinay niya. Oh, edi kapag ganun yung nangyari, ipakita mo na lang, ito yung pinadala ko sa iyo. Bahala na siya yung mag-refute noon. Bahala na siya mag-refute noon. Ano ko? Okay? Nasa linya din natin, kung gusto niyo naman pag-usapan naman yung para sa relasyon ninyo, ito, pwede nating makausap si Mr. Wilfredo Subaldo, ang Satellite Office Head ng Barangay Peace and Order Office ng Barangay Dolores, Taytay Rizal. Mr. Subaldo, good afternoon. Sir, naririnig niyo ho ba medyo mainit na talakayan dito kanina? Opo, naririnig ko medyo naman din natin na i-resolve natin po yung problema ng katawan na yan. Apo. Kasi ang area po ni Sir, nandito po yun sa Dolores po, area namin. Mm-hmm. So, pili natin papuntay dito si Ma'am sa Satellite Office para masundo natin po ang respondent para makaroon sila po ng kasunduan tungkol po dyan sa sustento ng bata na yan. Ayun, pwede. Tutulong din daw sila. Okay. Tutulungan po namin yan para masolve po yung problema nila. Apo. I think lang, no? Kesa magbangayan kayo sa CSWDO, dito nyo na lang muna ilabas sa Satellite Office Head para pagdating doon sa CSWDO, more or less mas cooler heads na kayong dalawa. Na ilabas nyo na yung dapat nyo ilabas sa dibdib ninyo. At ayan, kumbaga, Barangay Peace and Order naman yan eh. Kumbaga, hindi naman kayo maano dyan. Hindi kayo magkakasakitan dyan. Okay? Ngayon, mas madali mag-usap sa CSWDO, mas madali mag-come to an agreement kapag, I think, na-resolve nyo na yung issues nyo. Okay? Opo. Kasi baka pag pumunta kayo sa CSWDO, mawindang sila, magsigawan kayo ng ganyan doon. Diba? Okay. Pero dapat kasi pinag-uusapan lang nga doon tungkol sa bata. Okay? Opo. Dito tayo kila Sir Subaldo para pag-usapan natin yung, ayan, kung ano yung issue nyo sa isa't isa. Okay. Tulungan po namin yan, Sir. Okay. Para sa kayutan nila. Okay. Maraming salamat po, Sir Wilfredo. Papasamahan po namin dyan, definitely.
Yes po. Okay, thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you rin, sir. Magandang hapon po. So, yan. Malinaw na ang gagawin natin. Two-step process. First, punta tayo kaila sa peace, barangay peace and order. Doon na kayo magbangayan. Okay? Para pagkatapos noon, CSWDO naman, para mag-execute na agreement para na sa bata. Okay? Pero inga, on the day itself na pinatawag kayo, ready mo na lahat ng dokumento mo. Okay po. Okay? Para at least mariresolve yan doon. Okay? Malinaw. Thank you. Salamat po. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo doon.